Hello, hello mga padaba. This is Aris Dumitita and welcome to my YouTube channel. Mga padaba, nandito ako ngayon sa Okada kasi ngayong gabi ang coronation night ng Mrs. Universe Philippines 2021. Siyempre mga padaba, hindi po pwedeng wala ako dito kasi isa sa mga contestant ang aking kaibigan, candidate number 16. So mga padaba, nandito ako ngayon kasi manonood ako ng Grand Coronation Night ng pageant ng Mrs. Universe Philippines 2021. So mamaya mga padaba, hindi ko lang sure kung pwedeng mag-video doon sa venue or ano, pero mamaya i-interviewin natin ang aking kaibigan after the pageant. So mamaya mga padaba, magkita-kita tayo doon sa venue. Hindi ko lang alam kung makaka-video ako doon o hindi. So samahan niyo ako padaba. Sa ngayon kasama ko si Derek Benny Andayan. Mga padaba, kung alam niyo naman siguro na super famous to na vlogger, kaya talagang Diyos ko, nagulat ako, nandito pala. Hindi ko in-expect na makakasama ko siya ngayon kasi nga 'di ba mga padaba, sinabi ko sa inyo na manunood ako ng Grand Coronation Night ng Mrs. Universe Philippines 2021. So Derek, kagaya ko, di ba, baguhan lang akong nagbablog, ano naman ang ma-advise mo para medyo gumanda naman yung mga ano ko, mga content, yung mga vlog-vlog ko, ganun. Kasi ikaw alam ko, ang dami mo ng subscribers. Hindi, actually, pag nagbablog ka, kailangan, passion mo talaga yung pagbablog, tapos, ang vlogger kasi, makapalang mukha. Talaga. Kaya nga, ako nahihiya ako mag-vlog pag maraming tao. Pag vlogger ka talaga, makapalang mukha mo, hindi ka nahihiya mag-interview, or magpasaya, or kung ano yung meron sa'yo, ipakita mo, dahil yun ang gusto ng mga tao, yun ang mga gusto ng mga subscribers mo. Kasi kahit i-bash ka man nila, kahit laitin ka man nila, basta pinakita mo yung kung ano yung talent mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung magpapasaya sa'yo at magpapasaya sa maraming tao, iyon yung importante. Oh, ayan mga padaba, nyo narinig nyo na yung advice sa akin ng pinaka-famous na vlogger, si Derek Benny Andaya. So Derek, maraming salamat ha. Kita-kita na lang tayo mamaya dun sa venue ng Mrs. Universe Philippines. So, ilang buwan ka na ba nagbablog? Actually, mami, pa 1 year na ako, kaso paputol-putol. Bali, ginawa ko lang to kasi diba nung nag-pandemic, wala akong magawa, hindi ako makabalik ng abroad hanggang ngayon. Kaya, ayun, nililibang-libang akong sarili ko kasi diba alam mo naman yung pandemic, pag talagang sinapuso mo, talagang madidepress ka, ma-stress ka. Kaya yung vlog-vlog. Ay, vlog ko na lang po sa mga aking mga subscribers. Pati-subscribe ang channel niya. Aris Dumitita. Aris? Aris Dumitita. Dumitita, yeah. Oo. Mga ano ko, yung mga nakasubscribe sa akin, isubscribe niyo si Derek Benny Andaya. Yun ang YouTube channel niya. So mga padaba, pupunta na kami sa venue ng Mrs. Universe. Bye-bye! A few moments later. So mga padaba, nakasakay na ako sa golf cart. Dadalhin ako dun sa venue ng pageant, Mrs. Universe Philippines 2021. So magkita-kita tayo doon. Hindi ko lang sure mga padaba kung makakapag-vlog ako dun sa loob o hindi. Pero susubukan ko. Pero kung hindi, after the pageant, i-interviewin ko yung friend ko. Kasi diba sinabi ko sa inyo mga padaba na isa sa mga contestant ang aking kaibigan, candidate number 16, Mrs. Quezon City. So, nandito na ako mga padaba sa venue ng Mrs. Universe Philippines 2021. So papasok na ako at bawal mag-video sa loob. So mamaya-maya na lang ulit mga padaba. Manonood muna ako ng coronation night ng Mrs. Universe Philippines 2021. 2,000 years later. Congratulations Mrs. Universe! Ano ka ba? Ambassadress. Dalawang na kong award, di ba? First runner of the best and talent, di ba? Yes. So, ano naman masabi mo sa experience? Sobrang saya!
sobrang exciting, amazing, sobra. For sure, super pagod ka na. So mamaya na tayo ulit. Mamaya. Candidate number 16, congratulations, nanalo ka ng Mrs. Philippines Universe Ambassadress of Health. So ano naman ang masasabi mo sa experience? Sobrang exciting at saka sobrang ang saya-saya ko. Ngayon, first time kong sumali ng pageant, this competition. Sobrang saya ko lang. Pero kahit first time mo, Diyos ko, ang ganda-ganda mo tinang sa stage. Saka isa pa, nakuha mong best and talent. Ang galing-galing mo talaga. Saka, thank you so much. And firstly, of course, thanks ako kay God. Mga pataba, mga ilaw, mga padaba, eto yung pambato nating mga taga-Bicol, nanalo siya. Philippines Luzon. Yeah, 2,000 years later. Hello, nandito uli ako. Finally mga padaba, natapos na rin yung coronation night ng Mrs. Universe Philippines 2021. At nandito ako ngayon sa kwarto ni Mrs. Universe Philippines Quezon City. In-invite niya ako mag-dinner dito bago ako uwi kasi sobrang nakakapagod talaga kanina. Medyo inabot yata ng 5 or 6 hours yung pageant, yung coronation night. Kaya nakakapagod. So sabi ng kaibigan ko, pumunta muna ako dito sa room niya at kumain kami. At andun sila mga padaba. Ang iingay, lumayo lang ako kasi may iingay sila. So ayun na nga mga padaba. Kanina sa backstage, na-interview ko si Mrs. Bicol. Kaso nga lang sobrang ikli kasi talagang nagmamadali kanina. Hindi ako makalapit kasi maraming mga nag-i-interview sa kanila. Buti nilang pinagbigyan ako ni Mrs. Bicol. Tapos si Mrs. Universe Philippines Baguio ito, kasali ko dito. I mean, kasali namin dito na sa kwarto na pumunta rin siya dito kasi kaibigan siya ng aking kaibigan din ni Mrs. Universe Philippines Quezon City. So mga padaba, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. Kaso nga lang, ayun, hindi ko sa inyo napakita yung coronation night kasi bawal talagang ipasok yung cellphone. Sobrang higpit kaya wala talaga akong video doon sa venue habang ginagawa yung coronation night. So, sana nag-enjoy kayo and mga padaba, dito na nagtatapos ang aking vlog kasi 4 a.m. na, medyo pagod na rin ako. Wala na akong energy at kailangan ko nang umuwi at matutulog na ako. Sobrang antok na talaga ako. So, this is Aris Dumitita and always click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. And pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel. So, bye-bye mga padaba!